Final set together with Mayor Jun Versosa ng Tagudin. Mayor Palico lang, sabi mo kasi kanina, ang malunggay, you're supposed, ang ano niya, di ba, ang malunggay, sabi mo kanina, is a tree, right? Yeah. At ang proyekto niya lang is just to fight global warming. Bakit? Oh, nung mag-strategic planning kami, one of our concerns noon was environmental concerns. Ang sabi namin, how can we combat global warming? And the simplest way is to combat global warming is to plant a tree. Mm-hmm. And malunggay is classified as a tree. Yes. So, ginawa namin, eto yung pang-combat namin ng global warming. 1 million malunggay. Then later on, nagkaroon na lang siya ng collateral effect nung pagbebenta ng malunggay. Tapos dumating nga yung pagkaalam namin ng capillaryosis, yun ang gumamot sa mga ibang pasyente ng capillaryosis patient. Mm-hmm. Then later on, natuklasan ng isang company owner yung pagkaiwan ng mga malunggay sa bayan ng Tagudin. Tagudin. Kaya ano, bakit ganyan sa Tagudin? Ano meron sa Tagudin? Ilang mga produkto doon? Like for example, ayan, kalamansi. Ano, malunggay is a class A. Ano to? Blessed ba ang Tagudin? Amir? Siguro, ang Panginoon Diyos na lang makakapagsabi niya. Pero mukhang ganun nga papunta dahil hindi naman namin akalain na magiging ganun ang bayan ng Tagudin. Kasi nga, ang malunggay, anywhere is just pareho lang na malunggay. Oh. Tapos sa inyo, na-classify na class A. Kailangan mo yun. Now, talking about classification, ito, ang termo matatapos na by before the election, by June, right? By June 2013. Ang gusto ko lang muna malaman is, ano yung mga tinatapos mo na mga proyekto bago mag-end ang iyong term? Na tipong pag iniwan mo na after yung term is matapos kagad yan. Isa sa mga tinatapos ko ngayon ay yung mga kasi every term na nananalo ako, yung 2004 after my winning or after I have won or been proclaimed as a mayor, ang ginagawa ko kasi I've been journeying to the 43 barangays and to the 28 schools. Uh-huh. So every time na mananalo ko, in every term, talagang pumupunta ako sa barangay, then I ask them kung ano pa yung mga kailangan. And that's, iakyat ko yun sa executive legislative agenda, then magkakaroon ng 12 flagship program yan. Every term, ganun ang ginawa ko. I ask the people kung ano pa yung kailangan nila. Ang isa kasi sa mga naging pamamaraan ko para makuha yung gusto ng taong bayan, okay, ay to listen to them. Hindi ako yung mayor na kung ano lang yung gusto ko. Kung ano yung gusto ng taong bayan, iyon yung ginagawa ko. So I listen to the heart of the people. I listen to their heart. I listen to their voices. So, noong 2010, may mga 12 flagship program na naman kami ginawa. Okay. Kasama. ATI represses kung ano ko, andun yung agrikultura, tourism, infrastructure, real property taxes, revenue, and environment. Andun na lang, ATI represses yun eh. Mm-hmm. So, may meaning lahat yung 12 block program lahat yun. I see, see. On that aspect, may mga hindi pa ako natapos doon, like for example tourism. Mm-mm. Meron kasi ako isang bundok doon sa bayan ng Tagudin na kung tawagan namin Mount Tabor. It's a good place. Andun ano meron? Andun yung statua ni Mama Mary. Okay. It's about 375 steps. Wow. Na akitin mo papunta doon. Ginawa na namin yun. Nagkaroon kami ng budget para sa tourism doon. Mm-hmm. So yun ang tinatapos ko ngayon. It's a tourism program. Kailangan pasyalan natin. Pasyalan yung mga actually, pinuntahan na yata nila. Nag-ada na ata na gala doon. Mount Tabor. Galing ha? Si Mark. Well, according to them, akin din, nararamdaman ko. Parang, hindi parang, may pagkamilagrosa siya. Kaya siguro ganyan ang tagod din sa mga produkto ninyo, no? Siguro. Actually, wow. Derek, in relation sa sinasabi mo, when I was thinking of the program of the 1 million barangay, nandun ako sa bundok na yun noon. Nung naisip ko yan. Ng 1 million marunggay. Nandun ako sa bundok na yun at doon ko naisipan ng aking kasamang nandun na magtanim ng 1 million marunggay. So doon ko sa bundok na ako ngayon. It's a call. It's a call. Kaya yung bundok na yun, Mount Tabor, napaka-significant sa akin. Mm-hmm. That's why when I have funds,
ginawa namin na steps. Magandang maganda talaga siya. It's worth going. It's puro worth may mga malugay din yung steps na yan. Soon siguro. Pero may mga ilalagay ko doon na kasi 375 steps. Ilalagay ko lahat ng bayan-bayan. Sinait, kung ano yung delicacy nila or ano yung kanila, then nakabuga hanggang mabot ng Tagudito. Para yung mga akyat, makikita nila kung sino, ano-ano yung mga bayan ng Ilocosur. Okay, maganda. Pero dito with the 1 million Malunggay thing na to, is it you're establishing a Malunggay capital, magiging Malunggay capital ang Tagudin? Ang nagsabi, hindi ako eh, si Corina Sanchez at saka yung mismong gusto magtayo ng factory. Kasi nga nakita nila yung pagka-classify na A1 ang Malunggay doon sa bayan ng Tagudin. So he would rather make Tagudin as the capital Malunggay of the Philippines. Yeah. Tapos, what is with this yellow thing, the yellow tricycle? Why is it everything yellow in Tagudin? Pati yung pintura ng palengke, it's yellow. Well, kung ang punto ng tanong mo ay papunta kay Pinoy, hindi. Kasi noong 2004 pa, yellow at green na ang kulay ko. Ah, okay. So, 2004, 2005, 2006, 2007, yellow na talaga ang kulay ko. Mm-hmm. Eh, nung tinayo namin yung market, and this market was an unpopular decisions from the constituent themselves. Diba sabi ko sa iyo, marami ako unpopular decisions. Uh-oh. One of them is the transfer of the old market to the new market. Uh-oh. Isang ano yan. Pero nakita ko kasi na kailangan. Kaya I really puso net. Kasi alam ko kailangan eh. Unsanitary na yung market namin. Yung space niya medyo maliit. Tapos para hindi pa design for market yung market namin. Medyo malayo daw kasi sa town proper ang saka, market. At saka hindi design for market. Talagang hospital nung araw nung panahon ng apod yun eh. Oh, sabagay. So, nagkaroon kami ng study. Tinignan namin kung anong possibilities. Ayun, nakita namin kailangan ilipat yung market. And now, accepted naman na ng mga accepted, taga-tagay. Accepted na kasi napakaganda. Wala naman dyan. At saka maganda. Maganda talaga. As in, kasi pag ikaw dumaan along the highway, di ba ang ganda tignan? And, at saka hindi siya magulo. Hindi siya magulo. Medyo orderly siya. Yes. Ngayon, hindi kaila sa atin lahat, sa amin lahat, na ikaw ay nag-file ng candidacy sa pagiging gobernador sa 2013 elections. Bakit po? Well, ang sabi ko nga sa'yo kanina direct, hanggang sa rento lang ang pangarap ko sa buhay nun. I never think na maging tinyente ako, maging kapitan ako, maging colonel, at maging mayor, at ngayon ang file ng governor. Divine intervention na rin siguro ito. Kasi bago ako nag-file ng aking pagka-gubernatura, wala naman akong plano talaga noon. In year 2010, after my term as mayor, 2010 to 2013, ang pangarap ko nga noon maging farmer eh. Kasi kung mapunta ka sa amin sa aking bahay doon sa bayan ng Tagudin, bundok yun eh. Mm-hmm. Pwede kang magtanim ng kung anong gusto mo dahil napakaluwag eh. Yun ang plano ko noon, na magtanim-tanim na lang. At ayoko nang sumabak sa politika. Is pero nag-joke, yeah. Well, nung iniipit-ipit na nila ako ng mga bagay-bagay na hindi ko naman alam kung bakit naiipit ako. That's when I was been pushed to the wall. Sabi ko, itong nangyayari sa akin, wala naman akong ang tanging kasalanan ko lang naman maging liberal party mag-isa rito sa probinsya ng Ilocosur eh. Yun lang naman ang aking alam na naging kasalanan sa aking mga kasama rito noon eh. Mm-hmm. So sabi ko, I have to discern. Sabi ko ganun, nag-discern ako ng 4 days and 4 nights sa isang monasteryo sa Lipa. Okay. At dun ko of course kinausap ang Panginoon, kung ano ba talaga ang mensahe niya? Ano nga ba talaga gusto mo sa akin? Ano ba talaga? So, you stayed there, forma, walang telepono, lahat, wala. Hindi ako nag-aahit. Talagang parang ermitan yun, dating ba kung ano. Tinanong ko yung aking sarili, tinanong ko siya kung ano. Tapos ang sabi ng mga madre, if you're at peace, mayor, you go for your plan. Mm-hmm. You don't have fear, go for it. I mean, you know. So, wait for the confirmations. So, tuloy-tuloy nagiging confirmation. Actually, until I filed on October 3 of 2012, wala pa akong concrete
na final kung magpapile nga ba ako o hindi. Kasi so, I just waited for the confirmation. Confirmation na sabihin natin kung ano na confirmation from ay siyempre galing ako sa discernment eh. Oo, sa discernment yun lang sa kanya. Sa kanya. Yeah. So with that, pero ibalik ko lang ito muna Mayor Contena. Alam mo, sabi kasi nga medyo may you were questionable or may para bang may imano sa dito no. Hindi naman kaila sa lahat ng mga viewers natin na naging kaalyado kayo ni Governor Chavit ngayon. So, alam ko nag-close kayo noon. Am I correct? Close na close. Oo. So, yan ba yung kinasabi mong bagay na para bang you'll be pulled down? Ano, bakit? Kumusta? Ano nangyari? Hindi kasi... Gano kayo ka-close? Di ba close na close ngayon? At bakit nagkaganon bigla? Close na close naman kami even during the election of 2010. Ang tanging kasalanan ko lang talaga is maging liberal party ako. Lumipad ka, oh, maging kasi pinipilit nila akong maging gibo. Oo. Siyempre, member kasi ako ng kaya natin eh. Yung kay Secretary Robredo. And Secretary Robredo himself was the one who nominated me for that kaya natin. Ay. So, 2009 pa lang, nung kumandidato na si Pinoy, lahat kami Pinoy na eh. Mm-hmm. So, from that day of September, hindi ko alam kung anong araw yun, pero that was 2009 September, makikita nyo sa website ko na Mayor Versosa support Senator Benigno Aquino nakalagay doon September 2009 i-check niya yan. Okay, so by that time talaga ang sinusuportahan ko maging presidente na ay si Pinoy na. Uh-huh. Wala nang iba. So when they started me to switch to another presidential roles, eh siyempre may salita ako eh. May sarili akong prinsipyo, may sarili rin akong desisyon kung sino yung gusto kong maging presidente. Ayun na nga lang. Nasabi rin na yung sa interview namin with Governor Chavit, nasabi nga niya na nung malaman nga ikaw na nag-file ka na ng candidacy mo for governor, para bang binaliwala mo yung inyong closeness at para bang hindi ka na raw, hindi ka marunong lumingon o tumanaw o lumingon sa dati mong pinanggalingan, parang ganun, or hindi pong nawala ka na ng tapos ito yung umibadi mo rin inalala yung inyong pinagsamahan, parang ganun. Actually, noong 2010, sabi ko sa kanya, presidente lang naman tayo maghihiwalay. Sa governor, ikaw pa rin yung boboto ko. Okay. So, binoto ko siya as governor noong 2010. Andiyan ang Panginoon na makawitness sa akin, sinulat kung sino man ang sinulat ng governor. Eh, ang pinagtataka ko lang, eh, nung laban ko naman sa mayor doon, sa Tagudin, eh, halos tulungan niya yung kalabang ko doon. Na, para bang gusto niya akong mawala sa pagka-mayor ko, last term ko pa naman. So, sabi ko, ba't kaya ganun? Eh, siya naman ay boboto ko, ba't ginagarito niya ako? Eh, presidente lang naman ang pag-aawayan namin sa botohan eh. Siya, kung sino sa kanya, hindi ko alam. Basta ako, kay Pinoy ako. So, yung ginawa niya sa akin sa Tagudin ay, palagay ko. Doon ka nasaktan? Hindi naman ako nasaktan, pero balik ko yung sa kanya. Sino kaya ang hindi lumingon sa aming pinanggalingan? Di ba? Hindi ko naman siya, binoto ko naman siya ng pagka-gobernador noong 2010. Pero nung 2010, alis gusto niya ako ilaglag sa mayor sa bayan ng Tagudin. Which is, di ba? May pasamahan naman kami. Pero ibig mo, ang pagkaintindi mo is dahil lang talagang iba yung presidenta na sinuportaran mo. Is really that the reason? Wala akong ibang alam na dahilan kundi yung pagiging liberal ko. Yun lang. Nag-iisa kasi akong liberal na sumuporta ng tunay sa ating presidente noon. Nung maalala nyo, nung pumunta rito si Presidente Pinoy na kampanya, ako lang kasama niya dito sa Bigan mismo. So hindi na ba kayo nag-uusap ngayon ni Governor Chavit? Of course, pag nagkita kami, kakamayan ko yan. Siyempre, dati kong boss yun. Siyempre, ando pa rin yung respeto. Talking about dating boss mo, what do you mean that dating boss mo? Kasi security niya ako nung impeachment of 2010. Okay. Ay, 2000. Nung in-impeach nila si Erap. Diba? Ako yung chief security niya. Ah, okay. So, was a police major. Ito talaga yung closest yun, no? Medyo, close talaga kami. Close na close talaga kayo, diba? So, ngayon, sabi mo nga kanina,
nung ikaw mag-file ng kandidatura para sa pagiging gobernador dito sa Ilocos Sur, ay sabi mo pa, hindi, wala, naantay mo pa yung kumpirmasyon. Baka pigilan eh. Oo. Pigilan. Ang point ko dito, yung kumpirmasyon kasi nararamdaman ko tuloy-tuloy eh. Tuloy. Sabi ng madre, matagal yan. Mayor, matagal yan. Ang confirmation eh, matagal yan. Mm-hmm. So, mga na, nung binigay sa akin yung pagka-LP provincial chairman, was on my birthday. So, July 25, it's one of the confirmation. So, marami pang mga confirmation na hindi ko na maalala na napapansin ko, doon ako papunta sa so, filing. So, after nung makapag-file ka na, nung umali, after na nasabit mo na, and everything was approved, so, yun na ba yun? O may susunod ka pang inaatay na confirmation? Susunod pa rin mga confirmation niya, pero nakapile na ako. No turning back na yan. Yeah. So, yun na talaga ang decision, bakit ka nag-file ng candidacy? Well, not just because yun yung decision ko. I think it's a calling. It's a calling. It's a divine intervention talaga na nararamdaman ko. Ano bang gusto mo? Ewan ko lang kung may maraming mga maniniwala sa akin, pero of course, ako yun eh. Ako nakakaramdam nun. Mm-hmm. Sineshare ko lang. Pero hindi ko naman sinasabi, paniwalaan nila ako. Okay. Ngayon, hindi naman siguro na gusto mo lang kalabanin si Governor Chavez. No. Sabi ko nga kasi, nung unang interview mo sa akin, sarhento lang ang pangarap ko sa buhay ko. Eh. Ang gusto ko na, mapag-aaral yung mga anak ko. Mm-mm. Tama na yun. Ito ha, kumusta ko muna kung di ikaw ang ano ng Liberal Party dito sa Ilocos Sur, am I correct? Yeah. Chairman ng Partido Liberal. So, kumusta ang Liberal dito sa Ilocos Sur? Balita ko, para bang hati, am I correct? Kasi ang Liberal ng probinsya ng Ilocos Sur ay hati talaga, tama yung sinabi mo. Kasi nung mana, well, totoong mag-isa lang ako, Liberal Party talaga na totoo rito sa bayan ng Tagudib. Pero noong nanalo na kasi si Pinoy, alam mo na, political convenience, maraming bumalitan. Hindi lang naman dito sa Ilocos Sur. Iba-ibang bayan, iba-ibang lalawigan. So, second district kasi, nung kinailangan ng boto ng ating nanalong congressman doon, siyempre, nag-liberal at kailangan natin yun. Kailangan nila ng boto. At isa siyon sa kinuha nila. So, naiintindihan ko naman ng National Party na nung kinuha nila yung 2nd District Liberal Party, pumayag na ako. Pero it was a struggle before with Secretary Robredo. Oh. Nabubuhay pa siya. At bakit ganun? Dalawang Liberal Party. Hindi naman ako susuportahan ng Liberal Party sa 2nd District, sabi ko. Eh, sabi niya, reality yun dun. Sabi niya, pumayag na rin ako. Just for the sake of ako yung Liberal Chairman, Party Chairman. Party Chairman, sir. Oo. Now, ready ka na ba na sa pagiging gobernador? Because sabi nga nila, si Versosa, district 2 lang naman malakas yan. Sa district 1, medyo mahina pa. So, ready ka ba? Ready ka na? Ready na, Direk. Baka mas malaki pa ang panalo natin dito sa district 1 kaysa district 2. I cannot. So, may tanong pa ako. What is a good governance to you? Ang good governance siguro, we have this municipal trust. Ang aking municipal trust, there are 5 municipal trusts in my town. Participative, mm-hmm. co-ownership, mm-hmm. Raising the bar of excellence of all the programs, result-oriented program, hindi lang yung programa ng programa nang walang resulta sa epekto sa taong bayan. Mm-hmm. And panglima ko, yung humility-driven governance. 5 trust yan. Iyan ang ginamit ko magmula pa noong year 2004. And I think that's a good governance to me. Participative, co-ownership programs, isasama mo yung tao sa mga programa. Huwag lang yung ikaw na lang. Kasi naniniwala kasi ako direct na walang isang mayor or isang gobernador. Pinakamatalino man siya, pinakamayaman man siya, pinakamatapang man siya, lahat ng pinaka sa kanya. Pero kung isa lang mag-isa na gumagawa, sigurado ko mahirapan niyang pagandahin ang isang lugar niya. So, iniwala ako na yung co-ownership, yung participative, ay napakalaking bagay sa taong bayan. Kailangan kung ano yung boses nila, yun ang gawin mong programa. Kung ano yung gusto nila, yun ang gawin mo. Dahil yun yung nakikita nilang araw-araw na problema nila. Ibang boses nila at ibang boses yung problema nila sa'yo. At doon mo gagawin yung mga dapat nagawin para sa kanila.
So yun ang good governance sa akin. At of course, yung transparency na rin, kasama na rin lahat dyan. Mm-hmm. How transparent is your very your... transparent. Very transparent. Very transparent. Very transparent. Mahigpit ang aking mga kasama doon. Mahigpit. Lalo rin ang accountant ko, mahigpit yun. Yeah. What about, ano naman sa'yo ang good leader? A good leader, well, a good leader, madalas kong sabihin to sa aking mga mensahe sa lahat ng aking pinupuntan. If you want to be a leader, you will always be frustrated. Mm-hmm. Definitely, you will always be frustrated. Kasi, karamihan ng tao ayaw magpalit. Di ba? They want also to be a leader. But if you want not to be frustrated at all, be a servant leader. Servant leader. Servant leader. Okay. And never, you will never be frustrated. Uh-huh. You know? So, are you a servant leader or a good leader? Both. Ako, Mayor, thank you so much. Masyado na talaga maigsi ang ating palang. Babalik ka pa rito. But anyways, here's something for you mula sa Let's Talk. And gusto ko makita yan at may display mo yan sa iyong table. Soon. At babalik ka pa sa amin just because I know for sure na kailangan mong bumalik dito. At marami pa tayong pag-usapan. Marami pa dapat ako itatanong sa iyo. Anytime. Right? Yeah. But before that, gusto ko muna, anong mensahe ang gusto mong ipaabot sa lahat ng mga viewers natin? Lahat ng mga Ilocanos na nakakapanood ng programa na Let's Talk. Unang-una, Direk, papasalamat ako sa Let's Talk dito sa Core TV. Maraming salamat sa pag-invita niyo sa akin at pag-invita niyo uli ako anytime pupunta ako. Well, ang aking mensahe sa lahat ng mga kaabot ng Let's Talk dito sa probinsya ng Ilocos ay siguro yung kalayaan na natin dito sa bayan ng ayos sa lalawigan ng Bukusor. Kalayaan para sa lahat. Kalayaan kung ano yung gusto mong piliin na maging leader mo. Kalayaan sa negosyo. Kalayaan sa kung saan mo gusto tumira. Kalayaan sa lahat na. Ang kalayaan ay isang bagay na magbibigay ng tunay na demokrasya sa isang lugar na katulad natin sa probinsya ng Bukusor. Ang kalayaan ay siyang magbibigay ng katagumpayan ng lahat ng nakatira dito sa probinsya ng Ilocos. Yan ang alam ko at yan ay pwedeng gawin natin lahat dito sa Ilocos kung gusto natin. Sa bayan ng Tagudin, hindi ko po ginawa yung anuman nakikita ninyong nangyayari ngayon doon. Ang nangyari po sa Tagudin, Ilocos, ay kagagawan ng buong mamamayan ng Tagudin. Hindi po ako ang gumawa nung kundi kaming lahat ng Tagudinians. Dito sa probinsya ng Ilocos, hindi po natin makakamit ang kalayaan kung hindi natin gagawin lahat at mimitihin yung kalayaan na gusto natin lahat na mangyari sa ating bayan o sa ating lalawigan. Yun lang po. At sana po magandang sana ang iyong panonood ninyo at bendisyon ng sana po kayo na pumay na panon sa inyong mga panonood dito sa Let's Talk. Maraming salamat, Mayor. Very well said. Ang ganda naman nun. At kalayaan, yes, and everybody has the right. At syempre, just like you, good luck sa mga susunod pang kabanata ng buhay mo. Good luck pa sa mga tatapusin mo pang proyekto sa Tagudin. At good luck sa mga Tagudinians. At syempre, marami ka pang dapat tapusin before the end of the tournament. Syempre, yun nga, sabi ko nga, sa mga susunod na kabanata ng buhay mo, ng profession mo, ay good luck din sa iyo. Maraming salamat. Pero pinulakan. Pwede bang... Yeah, ano pa yun? May dadagdag ka pa, Mayor? Of course, ang ating Ilocos, ang ating probinsya ng Ilocos, ang may-ari nito ay ang buong taga-Ilocos. Hindi lang isang pamilya, isang leader. Ang may-ari ng buong Ilocos ay yung mamamayan mismo. Ang buong mamamayan ng Ilocos ang may-ari ng Ilocos. Kaya ang tawag ni Pinoy sa mga nakatira sa mga bawat lalawigan, kayo ang boss ko. Ganun din ako. Ang pananaw ko, ang mga konstituwente ng probinsya ng Ilocos, ang boss ko.
Maraming salamat. Maraming salamat, Mayor. Nako. Sige, tsaka mo na, Mayor. At magpapalam ako. So, again, maraming salamat po, Mayor Jun Versosa. Maraming salamat. Good direct. Luck sa iyo. Papashare kami sa Tagudin. Anytime. Yes. Kainom ng kalamansi at saka malunggay. Oo, kain ng malunggay. Tapos inom ng kalamansi. Di ba? Ay, sarap na. Healthy ka pag umalik mo. Tignan mo ikaw. Healthy ka. Okay po. Yun po mga kaibigan, Nawarit and Honorable Mayor po ng Tagudin. Walang iba kundi si Mayor Ruque Jun Versosa. At sabi ko nga sa kanila, sa inyo kanina na, well, susundan pa natin ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. At marami tayong nalaman, akalain mo ang Tagudin. Ako rin mukhang blessed talaga yung lugar just because of yung mga produkto nila ay nagiging Class A. Siguro pati na rin ang mga tao doon are Class A people sa Tagudin. Maraming salamat sa inyong suporta. So, bago ko pa magpaalam, salamat muna tayo sa HA Salis Marketing. Maraming salamat. Also, thank you so much, Hervier Salon, sa ground floor pa yun ng JDZ Mall in Balaling Bantay, Ilocos Sur. Maraming salamat sa Ajacos, dyan po yan sa Bantay Arcade. At para salamat na po sa G-Lanes. G-Lanes is also owned and managed by Ma'am Josie Aquino, na ang kanilang pwesto ay dyan sa Bonifacio Street, Vigan City. Also, maraming salamat kay Doktora Divina Veracruz Basilio Veracruz Skin Facial and Body Care Center na may branch po yan sa Bangin at saka sa Lawag City po yan. At syempre, maraming salamat din po sa King Harris Furniture at sa staff and crew ng Core TV at ng Let's Talk. Maraming salamat po. So once again, ito po ang talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derek Gonzalez. At ito po ang Let's Talk. See you again next week. Bye everyone. God bless. Maraming salamat, Mayor.